So mga kabana, tiningnan ko itong issue patungkol sa isang vlogger na si Miguel Boy Mijorada o Mijorada na ipinahuli o pinakulong ni Drilon. So tiningnan ko yung kanyang Facebook page at nakita ko dito pa lang sa post niya, sabi niya dito, I want to inform everybody he was arrested. So gurus, ano niya ito, yung baga, yung kasamahan niya dito sa nagmamanage sa kanyang Facebook, isa nag-announce sila na si Mijorada o Mijorada ay inaresto na November 20 kahapon, no? 20 alas 10 na aresto daw ng NBI dahil sa kaso ni Drilon, mga kabanat. So ang sabi dito ay mayroong kulong itong si Mijorada na 2 to 4 years yung kulong niya. Kasi may its count. So 2 to 4 year for its count. So napakatagal kasi sabi niyo may parusa ito na 2 to 4 years for its count. So kaso lang itong ito ata yung itong ata yung kaso na isinampa kay Mijorada ay apat ata na kaso ito ni Drilon. So pinuntahan ko naman dito sa ABCB, no. Ang sabi dito ay Iloilo arrested of investigation NBI agents Monday morning cyber libel file against Senator Drilon 2016 and 2017. Sabi sabihin mahaba-haba rin pala ito, no. According to partner Ruby Mijorada was arrested 9:20 AM. NBI agent was able to say goodbye. Sa binasa ko na yon sa Facebook kanina, pinos yon, yan ang kinuha nila. So Mijorada ay mayroong sakang may accusation sa peddling disinformation online claim 2014 that Drilon was behind the alleged regulation surrounding construction of Iloilo Convention Center, which he sinabi niya dito na overpriced daw ng 488 million. Yun ang mga patutsada ni Mijorada. Tapos yun medyo parang nauso na nga kasi ngayon yung ano, mga kabanat, nauso na yung sampahan ng libel, di ba? Like Senator Pacquiao, sinampahan ng libel itong si Kiboloy sa sinabi din ni Kiboloy na overpricing. So, si Kiko Pangilinan, mayroon ding sinampahan ng kaso ng libel doon sa tatlong vlogger na dahil daw sa paninira sa kanyang anak dito kay Sharon. So RTC January 25 RTC France 18 Pasay City convicted Mijorada on a fourth count of cyber libel. So napakarami, apat na patong-patong, no? Patong-patong na kaso. Warrant of arrest issued by against him. So Pasay RTC yung nag tera dito. Mijorada was sentenced prison term of at least 2 years and 5 months. The maximum of 4 years 5 months. So yan, oh. At ang nakatira talaga kay Mijorada, mga kabanat, ay itong si Drilon dahil nga sa mga ibinato na mga siguro mga allegation ni Mijorada dito sa kay Drilon na may overpricing. So ibig sabihin napakahirap mag-criticize sa mga politiko ngayon, no? Mahirap mag-criticize talaga dahil nga nandito sa cyber libel na ito. So ibig sabihin, kung mayroong question ka sa mga politiko, ay tahimik mo na lang, parang ganun ang gusto nila. Sinusuppress nila, eh. So sila din minsan nagsasabi na may mga freedom of the speech tayo, mayroon tayong demokrasya, malayo tayong mag-criticize. Pero ngayon, ay tila ay sila mismong kumokontrol. Di ba? Yung allegationan siya ni ano, eh bakit ipinahuli niya ito, no? Itong sinampahan niya ito ng kaso like nang ginagawa ni Senador Manny Pacquiao, no? Kay Kiboloy, na sinampahan niya rin ng kaso itong si Kiboloy ng cyber libel at mayroong 100 million, no, na patong na danyos. So yun ang mahirap pag sinampahan ka ng libel, mga kabanat, kasi talagang hindi lang kulong aabutin mo kundi magbabayad ka pa ng multa. Yun ang masakit din, lalo na kung ikaw ay sampahan, wala kang pera, ay tanga, mga moti ka talaga, mga kabanat. Kaya nakakatakot minsan magpuna, lalo na kung wala ka namang dahilan.
mas mainam nga na lang eh. Para ako, pag gusto ko na lang mag-upload ng video minsan, eh, kinukuha ko na lang sa ibang ano, at titingnan ko na lang at doon na lang ako magbibase. Halimbawa, yung sa video nila ni Congressman Marcolita at ang taberna at iba pa, doon na lang ako nagbibase para may kukunan ako. At least, sila yung nagsasabi. Ay medyo siyempre nire-referral ko lang na lang no? Like siguro sa mga sikat na mga ano like sabi ko nga ba ang taberna Marcolita at iba pa at Tonton Contreras no, at least may mga pack totoo yung mga sinasabi nila kung magbitaw sila ng salita. So, ganyan ito kay Boy ano siguro siyempre malakas si Drilon eh, malakas si Drilon sa at saka senador. Di ba kung tutuusin mo lang, kung aligasyon yan, kasi may balita-balita din, matagal na rin yung kasing issue, naririnig ko rin yan patungkol sa convention na yan, na pinatayo, na overprice, siguro, dahil narinder na rin si Drilon sa mga chismis na yan, nagpile lang ano, kasi alam naman, mayaman naman si Drilon eh, wala namang mawawala sa kanya eh, di ba? Yan ang ano, talagang tinasubukan nila, na ganyan, talagang susunod na susunod dyan yung mga ibang mga ano dahil nga tila gusto nilang patayin itong tinatawag freedom of the speech dahil gusto nila saka para sa kanila lang. Tingnan mo sa kanila, pag sila yung nag-criticize, sasabihin nila freedom of the speech eh, demokrasya, mga ganun ang sinasabi nila. O tingnan mo pag makapagbato sila kay President Duterte, lalo yung mga alay nila, di ba? Di natin matanggi itong si Drilon kasi ay nasasabi natin eh, kasi dilawan din yan eh. So, pag bumato itong mga kasamahan ni Drilon kay President Duterte, mga matindi pa nga sinasabi, killer, pero walang sampa na inabot, pero sila, pagka nakarinig nga ganun, overpricing nga ganun, ay umaaray talaga sila. Masasaktan sila pag sinabihan ng corrupt sila eh. Pero, tingnan mo naman, sa tagal niya nang naumupo dyan kasi sa Congress, Senado, eh, wala kasi akong nakita na ginawa ni Drilon na talagang nakakatulong sa ating bansa eh. Di ba? Lahat ng mga politiko dyan eh. Mga politiko, tumanda na rin sila, maputi ng buhok. Pero pag tinignan mo kasi, ano bang naambag nila sa bansa? Bagamat sasabi mo, may nagagawa naman talaga silang batas eh. Nga lang, ang tanong, yung batas bang ginawa ay talagang bang nakakatulong sa bansa o wala lang? Di ba? Like ginawa ng batas niya, no? Gustong ipasa ni Risante Virus, no? Soji Bill. So, sa palagay mo, yung Soji Bill ay nakakatulong ba sa ating bansa? Dapat siguro, unahin mo na nila yung talagang, kasi yung bansa natin, parang developer country pa rin, samantala, nakapakatagal na yung, ano, hanggang kailan tayo maging ganyan? Di ba? Developer country pa rin, halos hindi umuusad dahil din dyan sa mga politiko na hindi nag-iisip, eh. Mahinang utak. Yan ang problema sa atin minsan, yung mga politiko na mga personal interest. Kaya nito nga, yung TLCAP, nagsisimula pa lang ay gusto nilang buwagin. Di ba? So, ang tanong nga, pagkatapos ninyong buwagin itong TLCAP, anong isusunod nyo? Anong ipapalit nyo? Ano yung balak nyo ipapalit dyan? Wala din. Di ba? Eh, dapat mga ganyan, mayroon silang ipapalit na, ano, na kumbaga, maipapalit silang proposal dyan. Halimbawa, buwagin mo niyang ang NTFL ka kahit dahil hindi mo gusto, eh dapat meron kang i-replace dyan kung anong gagawin nyo. Hindi yung buwagin nyo lang, wala na. Di ba? Parang sinabi, buwagin, wasakin ko yung bahay mo. Wala na, wala ka nang titirahan. Parang ganun ang gusto niya. Gusto nila. Yung pangit, di ba? So, yun ang kaso ni, ano, no, ni Mejorada ay cyber libel. Talagang si Drilon yung nakatiras. Patong-patong kaso eh. Matagal-tagal na rin pala itong you know, dahil dito sa sampan ni Drilon, 2016 pa pala ito eh. No? Again, same by Drilon. Binasa ko kasi sa maganda sana yung kanina, nakitaan ko, kaso lang medyo hindi na-skip ko eh, sayang yun. Yung sa Manila Bulletin, medyo mas malinaw-linaw yung pahayag doon eh. Maliwag pahayag doon ni, you know, patungkol dito sa ano kay Mejorada yung pagkahuli niya, di ba? So, mayroon din maganda rin yung mga topic niya. Mamaya ikukunin ko rin ito kung bakit na panoorin ko itong video niya at siguro i-share ko rin sa inyo.
ay itong issue patungkol kay Rapi Tolpo, no? Kung bakit parang nasa panganib siya ma-disqualify. So, ang issue niya pala ay misrepresentation at perjury. Yun ang issue dito kay Tolpo, mga kabanat. So, yan lang muna aking video, mga kabanat. So, bago yan, siguro, yun lang muna. So, may video sana sa idugtong ko itong diniscuss ni Mayorada patungkol dito sa ano ba tawag dito? Mga bugtong-bugtong ni President Duterte. Pero ito lang muna kasi mayroong nagre-request kanina. Gusto niya matapik itong issue kay Mayorada. So, sinerts ko at tinignan ko kasi nadaanan kanina sa Manila Bulletin ata ang nag-post. Nadaanan ko na issue na pinakulong itong si Mayorada at hinuli kahapon dahil nga sa cyber na ipinasan kinaso ni Drilon. So, ibang klase. So, ngayon, ang nagpapahuli, mga politiko na. Hindi na, kumbaga, sa madaling sabi, itong mga politiko, hindi na pwede sila ma-question. Pangit eh. Dapat ikaw, politiko ka, handa ka sa, siguro kung private yan, pag sinabihan mo gano'n, maaari, pero tumatakbo ka sa, para public servant, normal lang, criticize ka dyan. At saka aminin mo at saka hindi, talagang ganyan kasi nasa gobyerno ka eh. Pero sila pa yung nagsasampa ng kaso sa mga private, mga taong nagkikritay sa kanila at nakikita siguro, kine-question din ito ni Mayorada. Naging public official din naman yan dyan sa Iloilo City. Ito atang si Mayorada, mga kabanat, taga Iloilo din ito eh. Hindi ako magkakamali. Kaya sa tono kasi ng pananalita niya, may tono siyang Bisaya din, Iloilo. So, kabisado niya itong si Drilon, kaya siguro binabanatan niya itong si Drilon. Nga lang, itong si Drilon, alam naman natin, senador, malakas. Talagang kakampihan yan. Kahit sa hang anggulo, ay kakampihan niya ng mga judge talaga, mga kabanat. So, maraming salamat. Yan lang muna, mga kabanat. And good evening. So, bukas, no, itatalakay ko pa rin ito ulit. Itong video ni Mayorada. Mayroon kasi ako nakita doon, panoorin ko, patungkol sa bakit na itong si Tolpo ay nasa panganib yung kanyang candidacy, mga kabanan. See you tomorrow, mga kabanan.